Ano ba yung maitutulong ng jetting sa ating mga motor? So yun mga kabikers, nice to be back. So mahaba pa yung bakasyon natin at mahaba pa tayong nakapagpahinga dahil sa migraine. Inumpong ako ng migraine mga kabiker at nga, hindi mo mapipigilan yung pagsumpong ng sakit ng ulo. No? Anyway, ang tutorial natin ngayon dun sa ating title na pagjejettings, tungkol ito sa pagjejettings. Ano nga ba ang jettings? Ang jettings is napaka-importante kasi ito yung isang bagay na kung saan mas kinakailangan natin sa ating mga motor. Kasi ang ating mga motor karamihan, carb type, ito lang yung mga motor na kailangan i-jettings. No? Dito sa ating video mga kabiker, explain ko sa inyo kung ano ba yung tamang pag-jettings, kailan ba mag-jettings, at ano nga ba yung epekto sa ating mga motor. So, start na natin mga kabiker. Ayan mga kabiker, nandito na tayo sa ating carburetor ngayon. Ito yung carburetor ng XRM110. Ayan, so bago tayo magsimula, i-explain ko muna ano nga ba yung pag-jettings. Yung pag-jettings, ito yung isang bagay na kung saan na tayo ay nagpapalit ng mga sizes about sa mga jets ng ating mga carburetor. Kasi nga, ito yung isang bagay na kailangan ng ratio ng air at saka fuel mixture na kailangan sa ating combustion chamber. Kung saan nangangailangan ng tamang hangin at saka tamang gasolina para maiprocess sa combustion chamber. At the same time, maging optimal yung sunog ng ating spark plug. Kabiker, bakit kailangan bang mag-jettings? Bakit hindi na lang mag-tono? No? So, ipapaliwanag natin yan mamaya. Bago tayo mag-proceed doon, paliwanag ko muna yung pagtotono. Yung pagtotono naman sa atin, ito naman yung isang part na kung saan kaya tayo nagtotono kasi nababago yung air-fuel mixture. No? At isang kaibahan sa pag-jettings is yung tamang ratio. No? Sa mixture naman, ito yung tamang timpla ng gasolina at saka hangin. Sa pag-jettings naman, ito naman yung tamang daluyan ng gas at saka hangin. Kabiker, kailan ba talaga pwedeng mag-jettings? No? So, ito. Kasi, pag ang carburetor natin, lalong-lalo na, luma na, at hindi na natin makuha dun sa ating pagtotono, kung sa air screw type na tinatawag, katulad nito, air screw type to, yung mga nasa side ang tonohan, ayan, ito, pag lumpas na siya sa 1 o 1 and a half turns, kailangan mo nang magdagdag ng gas. Ibig sabihin, magre-reachin ka, no? Kung sa jettings yun. So, kailangan mong mag-reach na ng jets para hindi siya hirap sa normal idle between 1/4 throttle open, no? Kasi itong pilot jet dito, ayan, itong pilot jet dito, is, ito ay part nito is mag-supply ng fuel sa low throttle openings, no? Meron siyang maliit na brutas na nire-restrict niya yung fuel flow dito sa pilot jet natin na affected dun sa ating idle. Ayan, pag nasa low idle tayo, itong pilot jet natin, ito yung nagko-control, no? Ito namang main jet, ang trabaho naman nito, siya yung responsible na nagsusupply ng gas na minimix niya sa hangin para i-direct doon sa ating intake track na kung saan doon pinaprocess sa combustion chamber natin. Ayan. So punta naman tayo sa pag-jettings. Ayan, pinaliwanag ko na yung bawat trabaho nitong pilot jet. Itong pilot jet is kinokontrol niya yung fuel sa idle position. And then itong main jet, ito yung nagko-control ng fuel na imimix niya doon sa air na magdadirect sa combustion chamber. Ayan. Ano ba tayo mag-jettings? Pag-jettings natin mga kabiker, sinasabi nila ang pag-jettings daw, naka-base daw yan sa altitude. So, papaliwanag natin mamaya. Kung ang motor mo is hirap sa umaga, then sa idle lagi siyang namamatay, ang proper jettings niyan mga kabiker, kung hindi na natin makuha sa tono, magpapalit tayo ng pilot jet. Ibig sabihin, lalaki tayo ng size, no? Kasi dito sa carb ng XRM, ang pinaka-sizes ng pilot jet tsaka main jet is, kung hindi ako nagkakamali sa pilot jet is 40, 41. And then dito sa main jet is 75, no?
dito sa pilot jet, pwede tayo magtaas ng size. Pero, wag muna natin gagawin kung naitotono pa naman siya. Kailangan lang natin mag-jettings pag hindi na talaga makuha sa tono. Kasi hirap na nating itimpla. So, sumasagad na yung ikot natin. Nakasagad na tayo sa dalawa. Hindi pa rin nababago yung plug reading natin. So, kailangan natin mag-resize na ng pilot jet para maging normal yung idle natin. Kasi nga, between 1/4 throttle, kailangan normal idle, hindi na mamatay yung ating motor. Isang bagay yan na kung saan hindi na natin may tono or laging namamatay. No? Kaya nga ang pilot jet, pag nabarahan yan, so magkukulang na sa gas yan kasi nabarahan yung daanan ng fuel. Hindi na siya balance. Kasi pag nabarahan ng butas nito, diba, meron tayong video niyan na kailangan pa natin i-choke para magkarga siya ng gasolina. So magiging lean yan. So ang lean, alam naman natin ang lean, kulang sa gas, mas lamang yung hangin, no? Mababago siya. So kailangan natin mag-rejet ng panibagong pilot jet. Ayan, dito naman tayo sa main jet. Siya yung pinaka-critical, no? Kasi dito mimix yung fuel at saka air na papuntang combustion chamber. Kung saan tamang-tama yung daloy ng ratio between fuel and air, no? Kaya nga kung itong main jet natin nabarahan, hirap nang paandarin yung ating motor. Mapapansin nyo. Diyan dumadaan yung karayom, no? Sa gitna. Kaya nga, nagje-jettings tayo. Ito yung proper na tamang daloy ng gas tsaka air at proper supply ng gas at saka air. Ayan, ang pagjettings. Punta naman tayo sa altitude, no? Sa altitude naman, ito naman yung level. Meron tayong tinatawag na sea level at saka above sea level. Pag kasi nasa sea level tayo, ito yung ground, no? Ground. Hindi tayo masyado sa air kasi patag lang siya, no? Ang masyadong air. Pero pag nandun na tayo sa above sea level, yan na yung mahangin, no? Kumbaga, mas lamang yung air. Kaya nga, yung ating pagjejetting sa about naman sa above the sea level, yan na yung dyan tayo magdadagdag naman ng gas. No? Mas kailangan natin ng gas dyan kasi mas lamang yung hangin. No? And then dito, sa sea level altitude, medyo balance lang yan. Kaya ang motor, balancing-balance lang yung hangin. Kaya nga ang pagjejetting, trial and error yan, no? Meron yung kasi hindi natin hamak yung temperatura. Minsan may init, minsan malamig. Kaya apektado yung air. Kasi yung air lang ang nababago. Sa fuel, hindi nababago. Yung air, nababago. Kaya nga pag bumaba yung piston, humigop siya. Lalo na pag ang yung motor is open carb. So yan yung pinakamahirap na i-jettings, lalong-lalo na open carb. Pero pag close naman siya, meron siyang air filter. Check din natin air filter. Baka naman madumi. Baka hindi siya mahinga. Super rich na yan, no? Wala siyang hangin na nahigop. Alam nyo ba, pag yung piston is bumababa, no? Ang hinihigop niyan hangin tsaka gas, no? Yan, magsasabay yan. True carburetor, higupin ng piston yung gas at saka air. Then minsanan niyang ipo-pull out pataas. Kasi pag gumigup yung piston natin, magbubukas yung intake. So yung intake, bago pumunta sa combustion chamber yan, na-mix na yan. Then higupin na lang ng piston. And then i-prepress niya yan pataas. And then pagdating sa top, pag na-set niya na yon, susunugin ngayon yung sinet niyang gas. Pag nasunog yon, bubukas naman yung exhaust valve. At doon naman lalabas yung usok. Ayan. Ano ba yung maitutulong ng jettings sa ating mga motor? Ayan. Malaking bagay ang maitutulong ng jettings, mga kabiker. Kasi nga, ang jettings ay proper ratio. Tamang-tama yung mix ng gas. Tamang-tama yung daloy nila. Dahil doon sa dinaanan nila na jettings. Perfect ang magiging resulta ng ating mga motor. Ibig sabihin, smooth and then matipid. Siyempre yung performance,
maganda yung magiging resulta nito dahil kasi proper lahat ng process para mag-work doon sa combustion chamber. Ayan. Pag hindi tayo sanay mag-jettings, doon muna tayo sa pagtotono. Ngayon, pag hindi na natin matono, ano, kaya nga yung air screw tsaka fuel screw type, meron yung magkaibang ikot yun, no? Pag lumampas ka na sa 3 turns out from fuel screw type, lumampas ka ng 3 at hindi pa rin nabago, kailangan mo na mag-jettings. Doon naman sa air screw type, pag lumampas ka ng isa at kalahati na turns ikot from out, doon ka na mag-re-chain. No, ibig sabihin, magpalit ka ng mas malaking size. Pagpapalaki ng size ng jettings, yan ay nag-i-indicate na magdadagdag ka ng gas. Pag magpapalit ka naman, magleles ka ng gas. So, lalakas naman yung hangin nun. So, ganun lang yung simpleng explanation, mga kabiker. Ang pag-jettings, hindi basta-basta, no? O kailangan mag-jettings na kailangan mong bumilis yung motor mo. Depende yan, no? Depende yan sa situation, no? So, mas kailangan natin na alamin muna bakit tayo mag-jettings, bakit kailangan natin mag-jettings. Kasi nga, hindi na normal yung mixture natin o ratio ng ating mga motor. So, simpleng tips, mga kabiker, itong tinuro natin. Kailangan, pag nag-jettings kayo, kailangan merong road test at saka plug reading para makita nyo kung nagiging optimal. Alam naman natin ang optimal, yun yung nagbra-brown na sunog ng spark plug. Pag maitim naman, ito naman yung rich mixture. Pero pag maputla yung spark plug natin, maputla ang kulay, yan naman yung lean. Yan naman yung delikado sa ating mga motor. So, kailangan, pag-aralan muna natin yung pag-jettings. Bilang kabiker nyo, i-shiner ko lang yung isang bagay na kailangan nating isaalang-alang sa pag-jettings. At tulad nga ng sinabi ko, kasi ako, pag hindi ko na makuha sa tono, kailangan ko na mag-jettings. At make sure na yung taper ng karayom nyo, yung taper niya, yung pinakahiwa, yung clip doon is nasa gitna lang kung i-apply nyo yung jettings sa inyong carburetor. So, ganun lang kasimple, mga kabiker. I hope na meron kayo natutunan. So, yun, mga kabiker, I hope may natutunan kayo. At dun pala sa ating pag-jettings na, meron po tayong mabibili dun sa Sada or Shopee na set na jettings. Ayan. Check nyo na lang dun. Pwede kayong umorder. Pwede nyong makita yung sizes dun, no? At yun nga, yung tulad nga ng sinasabi ko, hindi lang mag-i-smooth yung takbo ng motor nyo, so gaganda pa yung performance ng motor nyo. Kasi tama lahat, no? So, yun lang, mga kabiker. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every video na aking i-upload. Muli, mga kabiker, thank you for watching. God bless.